Sa dami ng taong nagtanong sa akin noon kung ano nga ba ang pinakamagandang video editing software, ang lagi kong sagot is hands down, Adobe Premiere Pro. And now I realized I was wrong. What's up guys? Randon Shaolin po. Maraming salamat po ulit sa pagbabalik nyo dito sa channel ko. If follower kita sa FB page ko or sa IG ko, malamang nakita mo yung latest post ko na by CC, hello Leonardo. Yes, I switched already from Adobe Premiere. Nag-switch na ako sa pinakamagandang video editing software, free video editing software, ang DaVinci Resolve. Sa mga nagre-react dyan, bakit Kuya Rai? Kuya Rai, kaka-download ko lang ng Premiere, bakit nag-switch ka agad? May mga isa, dalawang buwan na rin no, na gumagamit na ako ng DaVinci Resolve, pero hindi pa ako nagpo-fully commit dito sa bagong software na to na natuklasan ko. Matagal ko naman na siya nang ririnig, pero hindi ako naglalaan ng oras para i-check kung ano nga ba ang capabilities nitong software na to. Well, in this video, sasabihin ko sa inyo ang mga reasons kung bakit ako lumipat from Premiere to DaVinci Resolve. Pero bago ko sabihin yung mga reasons na yan, kung bakit ako lumipat at kung bakit ang DaVinci Resolve is the best free video editing software, let me give you a quick history ng aking background patungkol sa video editing. Kung paano ako nagsimula. Yung unang video editing software na ginamit ko is of course the Windows Movie Maker. Naalala ko una ko siyang ginamit sa computer lab namin noong high school. And then dumating ako sa college, nakadiscovery ako ng medyo advanced na video editing software, which is yung ULEAD Video Studio. And then, nung medyo sumeryoso na yung aking passion sa pag-i-edit, lumipat na ako from ULEAD Video Studio to Sony Vegas Pro 8. I'm not sure kung anong number na meron ang Vegas ngayon. After Sony Vegas, graduate na ako, natutunan ko namang gamitin ang Final Cut Pro 7. Yun ay ang gamit ko pagpasok ko sa TV network. And then, yun ang isa sa mga pinakamatagal ko na gamit while nasa TV5 ako as a video editor. Fast forward again, after ng Final Cut Pro 7, nag-Adobe Premiere ako. I believe that's CS5. And after that, 2012, I guess, that's it. Dire-diretso na nag-Premiere na ako hanggang 2021. Maliban sa Premiere, I also used, yun nga, After Effects, Adobe Audition, Adobe Photoshop, and Lightroom, and Illustrator, and media encoder. So that's why nakulong ako sa ecosystem ng Adobe products. So that's why nag-subscribe na ako sa Adobe Creative Suite na the whole thing. Now, bakit ko nagustuhan ang Adobe Premiere? Ang Adobe Premiere is one of the industry standards. No? Maraming gumagamit nito. Kahit sa ang editing house ako pumunta noon, Adobe Premiere ang gamit nila. Kung hindi Final Cut Pro, Adobe Premiere. Even nung nagpunta na ako sa Olympics sa Brazil, sa Korea, Premiere ang gamit nila. Sobrang daming professional features din kasi ang meron ng Adobe Premiere. So that's why it became one of the industry standards. Pangalawang rason bakit nagustuhan ko ang Premiere is kasi napaka-versatile niya. Hindi ko na kailangan nga mag-convert ng mga DSLR mats ko. Pangatlong rason is the ability to use proxy media, no? Kasi hindi pa ganun kabibilis ang mga computer ko noon. That's why I'm always using proxies. So, Premiere has that capability, so astig ang Premiere that time. Fourth reason bakit nagustuhan ko ang Premiere ay dahil sa Adobe Dynamic Link. I'm also using Adobe After Effects, so that's why sa Premiere, madali lang yung transition from Premiere to Adobe After Effects to Photoshop, mga ganun. So, and most of my clients were using PSDs. So, yung PSDs or yung Photoshop files, madaling i-animate sa After Effects, and then after you animate them on After Effects, lipat ka na sa Premiere and then you do everything sa Premiere. And lastly, kaya ako nagustuhan din ang Premiere ay dahil sa exporting capabilities niya. So marami kang export settings na pwede kang baguhin. Kahit sa mo ipapalabas yung iyong material sa TV man yan, sa internet, or sa kahit anong requirement ang kailangan nila, meron nun ang Premiere. Now, let's talk about the best free video editing software. Ang DaVinci Resolve. DaVinci Resolve is one of the industry standards. No? Kahilera rin siya ng Adobe Premiere, ng Final Cut Pro X, ng Avid Media Composer. And yes, you heard it right. It is free. Libre lang ito. Well, there are two versions. I just want to be clear. The first version is a free version. Hindi siya trial at hindi siya mag-expire. Once you downloaded the free version, it won't expire. And you can still update it. It's yours forever. And the free version has everything you need. To start editing, to color grading, to sound designing, to exporting, lahat ng kailangan mo to start and to finish nandyan sa free version. Even if you are
a content creator or a professional, the free version is enough. The second version of DaVinci Resolve is the DaVinci Resolve Studio or the paid version. May bayad. Itong paid version or yung studio version ng DaVinci Resolve is for the more hardcore video editors. Hardcore meaning, ito kasing paid version or yung studio version has a bit more advantages or a bit more features than the free version. The paid version can work with your 10-bit footages. 10-bit meaning mga bagong cameras ngayon like may Zcam, E2S6, Sony A7 S3, FX3, A7 IV. Basta it can work with 10-bit footages seamlessly. Yes, you can work with 10-bit footages with the free version but not as good or as seamless with the paid version. The paid version also can maximize your computer's specs. Mama-maximize niya yung capabilities ng computer mo. Meaning, yung processor mo, yung graphics card mo, and yung RAM mo, mama-maximize niya yun ng maayos. Mas smooth yung workflow mo. Those are the advantages of the paid version. But I'm telling you, the free version is enough. Personal or professional work, free version is good enough. Ang DaVinci Resolve dati ay ginagamit lang siya sa color grading ng motion pictures like Hollywood films, mga pelikula. Pero since maraming beses na siya na-upgrade or na-update, ngayon nasa 17 na sila, in-integrate na rin yung editing, sound designing dito. Dati color grading lang siya, pero ngayon it's a one-stop shop or one-stop software para sa lahat. Pinagsama-sama nila yung ecosystem ng Adobe sa iisang software. DaVinci Resolve has 7 pages na. It has the media page where you can manage your media. You can access your hard drives here. May import mo yung mga material mo gamit ito. Second page is the cut page. Ay, hindi ko masyado itong ginagamit and I don't see the reason why I have to use this page. Basically, it's a page where you cut your footages. This is where you in and out your footages. Dito mo ginagawa yung palengke mo ng mga material. I'm not sure kasi hindi ko to masyadong ginagamit. But that's the second page. It's the cut page. Third page is the edit page. This is where I make tambay, no? Dito ako madalas. Ito yung parang integration nila ng Adobe Premiere. This is where I edit, where I cut, where I construct everything. This is my Adobe Premiere. It's the same. You have your timeline, you have your project window, you have your preview window, you have your program window. Adobe Premiere is in here. Next page or yung fourth page nila is yung Fusion page. This is their version of After Effects. You're still inside DaVinci Resolve, but in this Fusion page, you can do your graphics here, your motion graphics here, just like After Effects. So you don't need to like open another software and do graphics there. It's inside DaVinci Resolve. This is their After Effects. Next page is the color page. This is where you color correct and color grade your footages. This is the main reason why you should use DaVinci Resolve. For me, ito yung pundasyon ng DaVinci Resolve. Next page is their Fairlight page. Fairlight is just like Adobe Edition. This is where you mix and master your audio. Kung magsa-sound design ka, ito ang kailangan mo. This is your Adobe Edition inside DaVinci Resolve. Still inside DaVinci Resolve. The last page is the Deliver page. This is DaVinci Resolve's version of Media Encoder. This is where you queue in your exports. So those are the 7 pages of DaVinci Resolve. Nasa isang software lang yan. Tandaan nyo. Now, bakit ako lumipat sa DaVinci Resolve? Una, sawang-sawa na ako sa crashes ng Adobe Premiere. Alam mo yung nasa momentum ka na, tapos bigla kang bibigyan ng ganitong error. Sino bang matutuwa doon, di ba? Yung patapos ka na, pero biglang nag-huminto. If you know what I mean. Ayoko ng ganun. Adobe Premiere does that. The machines that I have used or I'm using are not the cheap ones. No? May matataas na specs ang mga gamit kong computers. But still, Premiere Pro crashes. And it's driving me nuts. Dito sa DaVinci Resolve, never pa ako naka-experience ng crashing. Pangalawa is, Lumetri nga is not enough for my needs pagdating sa color grading. Sa color grading capabilities ng DaVinci Resolve, man, the possibilities are endless. I'm not that sure, no? Siguro hindi rin ako ganun kagaling gumamit ng Lumetri color, pero this color page ng DaVinci Resolve has everything I need. Dito ko lang na-appreciate i-color grade yung mga material ko na hindi ko akalaing magagawa ko sa material ko. Pangatlong rason bakit ako lumipat, no? Napakamahal ng Premiere. I believe Premiere alone is $27.62
a month. Premiere lang yun. So if itatimes natin yun sa isang taon na subscription, that would be $331.44 a year. And I was an Adobe subscriber since 2016. Imagine magkano na yung binayad ko. But if you get the paid version or the studio version of DaVinci Resolve, you will only pay $299. One-time payment lang yun. Kung DaVinci Resolve Studio 17 ngayon, hanggang sa mag 23 sila, 25 o hanggang 30, hindi ka na magbabayad ulit. One-time payment lang yan. Pang-apat na rason bata ko lumipat, nahihirapan na ako sa XML workflow. If hindi nyo alam, no? There is a way para magtrabaho ka within Premiere and DaVinci Resolve and Premiere using XML. Ituturo ko yan one of these days. Nahihirapan na ako doon. What I do kasi is I edit in Premiere, and once I'm done editing, I color grade my edits using DaVinci Resolve and then go back to Adobe Premiere just to export it. Nahihirapan na ako sa ganung workflow, and most of the time, napakaraming errors or ang daming bugs ng XML files. Ayoko na ng ganung workflow, gusto ko na sa isang software na lang ako. Yun lang yun. The last reason bakit gusto ko nang mag-commit sa DaVinci Resolve is I want to learn something new. I'm not saying na sobrang bago ng DaVinci Resolve, kasi you can customize your keyboard shortcuts naman eh pagdating sa Resolve from Premiere. I just want to learn something new. Okay, na muscle memory ko na ang Premiere Pro. I just want to learn something new. Paano kung napunta ako sa isang editing house na walang Premiere, eh DaVinci Resolve lang ang meron, 'di ba? So meron akong edge. I want to challenge myself. Can I still learn something new despite all of this na nangyayari na sa aking career? Now, do I recommend DaVinci Resolve sa mga newbies at sa mga professionals? 100% yes. If gusto nyong malaman kung kailangan nyo bang mag-switch, my answer is hindi naman. Hindi nyo kailangan. No? If your video editing software works for you as of the moment, kung di ka nahihirapan, kung di ka nababother ng mga bagay na nasabi ko na nagpapabother sa akin, hindi mo kailangan mag-switch. But if you need something better, I guarantee you, hindi kayo magsisisi sa DaVinci Resolve. It's been a roller coaster ride. Hindi pa ako ganun katagal sa DaVinci Resolve. I'm still learning it as of the moment. Pag may mga natutunan akong gawin, I'll try to share it with you guys. Kilala nyo naman ako. Pag may natutunan ako, ituturo ko na sa inyo agad. Yun lang, ito lang video na to is to tell you why I switched and to let you know what is the best video editing software para lang tapos na yung mga katanungan na yan. Now, kung nagustuhan mo tong video na to at yung iba ko pang mga videos, maraming salamat. If hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe naman. Once again, this has been Ryan Denshal. Thanks so much for being here and see you in the next video.